So what's up guys? Magandang umaga sa inyo guys. So ayan. So employer ito ay tungkol sa mga taong kayo ba ay laging nagagalit? Kayo ba ay laging na-stress? O kayo ba ay na-depress or something? Well, ang solusyon diyan ito ang advice ni DJ Gab, Fusion 75 DJ. Ayan. So alam nyo guys, so napagdaanan ko na lahat 'yan, yung mga galit, depression, you know guys, kasi dati na-depress ako since 2013. Na-depress ako kasi, you know, daming pagsubok na nangyari sa buhay ko, ano, kung di nyo lang alam. Yung pagsubok na yan, ay na-depress ako 2013, no, kasi, you know, maraming problema. Yan, dahil sa bully, sa mga taong mapanghusga sa akin. Sa walang katakot-takot, dinasaktan ang puso ko. Hanggang lumala na lumala yung depression na. Hanggang nadamay na iba mga tao, yung paligid ko, gusto ko na lang mag-isa, tapos wala sa sarili lagi. Nababaliw na kumbaga, yan yung depression guys. At saka yung depression, pag hindi nyo talaga inagapan, at walang paggabay ng magulang or panalangin, or walang gabay ng Panginoon na, o ng Diyos Ama ni Kristo, eh hindi mo yan ma-overcome katulad ng nagawa ko. Awa ng Diyos, eh wala na akong depression. Since then, 2013, 2014 mayroon. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di 7 years na pala akong may depression. Actually, 6 years lang, 2019 lang. 2019 ng kalagitnaan, gumagaling na ako konti. Hanggang ngayon, 2020, magaling na ako ng Panginoon. 6 years akong may depression. So, I overcome it. I'm sure that I overcome it because God is with me. And I always pray and doing my church kami. Lagi akong nanalangin, lagi akong dadasal, you know guys, kasi God is mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga problema, higit na higit siya, kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. So we need just to pray, for kneel down and pray, kasi sabi yun sa Biblia guys, kasi you know ang Diyos problema lang yan, bayaan mo yung problema para talagang mawala na yung depression natin. At syempre yung galit, no, ito naman yung galit, lagi kang galit, no? Tulad ko, lagi akong galit, halimbawa, sa kapatid ko, pamilya ko. Pero pag sa ibang tao, eh, hindi, ganun-ganun. Pero sa sarili mong pamamahay, kasama mo lagi yan. Bahay, men, lagi ka nagagalit. Men, huwag ganun. Matuto tayong gumalang talagang sweto. At syempre, we need presence of mind and pasensya. Mahabang pasensya, guys. Pagtiisa natin yung mga, halimbawa, nagkasalita ng hindi maganda sa atin, sinisirahan tayo sa social media, men. Pagsubok lang yan ng Diyos sa atin. Kung tayo ay maging matatag, kung halimbawa, ginantihan ka ng mura, mumurahin mo din ba? Di ba masama yun pag gumaganti ka sa kaaway mo ng mura? Ang sabihin mo lang, God bless you, mga ganun. Bahala na ang Diyos sa kanya. Bahala na sa Diyos kasi bawal tayong maghigantihan. Halimbawa, binaril ka, babarlin mo rin ba? Ganun-ganun. Minura ka, mumurahin mo, suntok-suntokin mo. Huwag ganun, guys. Kasi para ka na rin demonyo yan. Kaya kung demonyo siya, mas demonyo ka, kaya gumanti ka rin eh. Gusto mo rin talaga ng away. Ganun yun. Dapat pag sinunto ka, pabayaan mo na, umiwas ka na lang. Mas maganda yung umiwas, no? Kaysa sa matapang-tapangan, siga-siga. Patay ka naman kay binabukasan kasi lagi kang siga eh. Taabangan ka ng maraming tao kasi yung attitude natin eh, hindi maganda. Lalo tayong yumayabang, mahangin ang ulo. Kala mo kung sino, man. Mag ganun. Learn to respect. Kahit sino ka pa, kay matanda sa'yo or mas bata sa'yo, learn to respect. Wala tayong gender, wala tayong discrimination. No? Hindi porket mas matanda ka sa'kin, eh, gagalang na kita. Eh, kung mali yung nasabi mo, mali. Eh, nagkakamali lahat tayo, tao lang tayo. Ang Diyos lang hindi nagkakamali kasi bago pa natin sabihin, ibuk ng bibig, alam na ng Diyos. Alam niyo ba yun? Dahil siya ay powerful. Kaya guys, yung mga laging galit dyan, katulad ko, may problema ako sa mga ganyan, yung galit-galit, mabilis magalit. Man. Buti sinabihan ako ng nanay ko kanina, iwasan mo yung galit kasi pag nagagalit ka, lalo na yung puso mo, nahihina, no, yung mga cells natin na importante sa katawan, eh, nawawala. Yung pag lagi kang galit, tatanim ka sa puso mo, sa dibdib mo, man. Yung halimbawa, lagi mo nakikita yung tao, galit ka bukas hanggang magpakailan, man, mamamatay ka kaagad dun, atakihin ka sa puso, man. So kung ako sa'yo, be happy lang guys, kahit pagtawanan nyo na lang yung mga nangasal sa'yo. Kasi alam nyo guys, yung mga lagi naninira sa atin, yung nagkapakalat ng mga fake news, may naranasan na Brother Eli Soriano yan, ang dami-dami sa iglesia ni Manalo. Pero hindi naman siya nagaganti ng masama, man. Kaya siya yung inspiration ko para magpatuloy sa paggawa ng mabuti, para magpatuloy sa pagsamba. Lahat ng nasimulan ko, talagang tinutuloy kasi baka mahuli yan lahat eh. Mapahamak tayo balang araw or judgment ng Panginoon.
Hindi natin alam kung tayo isa lang ito impyerno, di ba? So, kailangan natin maghanda at lagi magpatuloy sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kahit pakaaway natin, utos sa Biblia, ibigin ang kaaway, di ba? Ibigin ang kaaway. Pag napaibig mo yung kaaway mo, di madali na mong ibigin yung kapwa mo, yung magulang mo, sarili mong kapamilya, mga friends mo, mga ganun, ka-church mo. Ang dami. Ibigin mo lahat ng tao, di ba? Lahat. Ibig sabihin lahat. Wala kang ignite sa pwera, wala kang pinipili. At bawal magpili ng mamahalin. Kung ano binigay sa'yo ng Diyos, yun na yun. Mahirap makahanap ng bigay ng Diyos na asawa. Kaya kung tingin mo, bigay na ng Diyos yung asawa mo, ibibigin mo na habang buhay mo na. Huwag ka na mababae, huwag ka na maghanap ng ibang lalaki. Ganun. Try to be content of your what you have. Be loyal to your partner. Ganun lang. We need peace. Kaya ayoko na nga away, guys. Kaya kung ako, pag may naninira sa akin, hindi ko na nga pinapansin lang yan. Pabaya, palabasin na lang natin sa labunta. Na, kasi pag lagi mo hindi pinapasok sa utok mo, pinapasok puso mo, magagalit ka lang, may stress ka lang, or depressed. Kaya kailangan, palabasin natin, pahangin lang tayo, or huwag mo na lang pansin eh. Mas ganun, mas maganda. May gawin ka lang yung bagay, magpaka-busy. Parang mura yung depression. That's the real result of depression, yung galit, stress, ano-ano, mga bagay-bagay na iniisip natin na negative sides. Kaya yun. Kaya ako na-overcome yun. Yung negative, lagi ko iniisip. Uy, baka hindi ako magpasa. Ay, baka ganyan. Lagi may alinlangan. Yun yung mga iwasan natin yung alinlangan. Positive lang. Kaya ko to. Kaya ko to. Lalaban ako para sa pamilya ko. Lalaban ako para sa mga pamangkin ko. Ganun-ganun. Pag may gusto ka talagang pangarap, eh, kahit gano'ng kahirap, susungin mo yan para lang maabot mo, di ba? So, ganun yun, guys. Kaya, yung mga basher niya, trus na naninira sa'yo, mapansinin yan, guys, kasi gawin mo lang siya inspirasyon, man. Tawanan mo, or gawin mo siyang parang gasolina, para maka-under ka, move on, brrr, motor, diba, ganun yun, guys. Kaya, good luck, and, basta, I will shout, big shout out, Team Happy Lang Community, and, advance happy birthday, Lolo Whitey, and, Michael Luna, happy birthday din, na bukas na yung birthday mo, no, so, punta tayo dyan, guys, and, sa lahat, and, may ano kami, may laban kami ni DJ Terga, and Terga, and ako, kaming dalawa ay YouTube sensation. So, ano guys, so, maglalaban kami sa birthday ni Lolo Whitey sa 21, no? So, abangan nyo na lang, abangan nyo na lang kami ni Terga, no? We're just friends, and we're having fun lang. So, wag nyo bang seryosohin yung mga sinasabi namin, ha? So, sadyang mahihika lang ako ngayon at pagod na pagod ako kasi sumasayaw ako ng sobra-sobra. Kaya dapat tumitigil din at water at inapres ako. So, ayun, may problema ako, hikain ako, guys. Pero hindi ako nagsigarilyo, ha? Kaya mahihika lang talaga ako no, ano, since birth kasi hikain yung ano namin. Ako hikain. Yung iba kasi hindi naman hikain sa pamilya, ako lang ata. Mahina yung baga, mga ganun-ganun. Pero kaya naman to, awa ng Diyos, basta inom lang tayo ng lagi lang tayong healthy lifestyle. Kasi ako kasi over fatigue yung tawag. Sobra-sobra mag-exercise. Walang, hindi nagpapahinga, hindi natutulog. Ganun. Kaya talagang, diba, hindi ka natulog. Tapos mag-ride pa ako kalayo-layo sa Tagaytay pa. Kaya talagang sobra-sobra na. Kaya sasakit talaga yung katawan ko sa sobrang pagod. So ganun, guys. Kaya kailangan din magpahinga natin, no? Kahit konti. Matulog ng tama. Para tayo makatulong din sa katusugan natin, sa heart natin, makapagtayang yung isip natin. Kaya ako kasi hindi natutulog kasi marami din gagawin. Kasi ba, ang moto ko sa buhay, mahigi ang walang tulog kaysa walang gising, di ba? Pag wala kasing gising, patay ka na noon, hindi ka na mabubuhay, hindi ka nagigising, di ba? Mahirap, kaya hindi na ako muna ako tutulog. Pinapagod ko sarili ko para pagdating sa bahay, pagod ako, naantok ako. Makakatulog na ako. Yun yung technique ko kasi pag hindi ako inaantok, kaya gusto ko pa kasi mag-vlog, nag-iisip ako ng content. So, ito na nga, yung galit at pot stress, alisin natin lahat sa katawan natin yan. Be happy always, and ilagay mo sa puso ang pag-ibig para lalo kang tumibay sa buhay. Sustansya yung pag-ibig sa puso. We need to love everyone in the world. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya tayo. Dapat tayo rin magmahalan na nilikha ng Diyos. Ng mga nilikha tayo. Yeah, guys, yan. Thank you so much sa pag-nood ng vlog, and salamat sa inyo. Tulad sa awang suporta sa akin, and sa lahat sa mga suporta sa Gabrielnetics. Thank you so much, and more vlogs to come, guys. Ayan, antok na ako kasi. Anong oras na dito? Madaling 4:34 a.m. na. Inabot na umaga nga eh. So, ayan, nangihina na. Tayo muna ako para magising. Ayan, so, ayan, guys. Make sure na subscribe kayo lagi. Click na tayo na para
Tingin kayo sa aking videos, no? So, ayan, mag-umaga na ako, 30 po na. So, catch you guys the next time. Bye-bye, peace.